Hindi nga pinalampas ng showbiz insider at LGBTQ member na si Oji Diaz ang ginawa ng isang transgender sa isang waiter na tinawag siyang sir sa isang Cebu restaurant kamakailan. Nainsulto ang transgender na si Jude Bacalso dahil kahit naka-makeup at nakadamit pang babae, ay hindi pa rin ito mapagkakamalan na isang babae. Saad pa ni Oji, pinatayo mo for 2 hours yung waiter, kasi nainsulto ka dahil tinawag kang sir. Yan ang lumalabas sa mga posts. Nainsulto ka kasi, nakaayos babae ka, pero hindi mo na-achieve na tawagin kang ma'am. Dagdag pa niya, sana ay nagpakita si Bacalso ng pruweba na isa siyang babae. Ganun naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo, edi sana, pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga, bukod sa pagpapakita ng keps. Katulad kunwari ng birth certificate, ipakita mo na female ang nakalagay sa gender mo doon, para mas maintindihan ka ng waiter kung saan nanggagaling yung meet-meet mo. Tinawag nga din ni Oji na entitled si Bacalso, dahil tila ipinipilit nito sa iba ang kanyang kasarian. Wika pa niya, nagdesisyon kang ibahin ang pagkatao mo, tapos ang gusto mo, mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago mo ng anyo. Agad-agad, di ba pwedeng dahan-dahan lang ating? Total, ikaw naman ang nagdesisyong magbago ang takbo ng pagkatao mo. Entitled ka naman masyado. Hindi nga rin nagustuhan ni Oji ang ginawang parusa ni Bacalso sa waiter. Sabi pa niya, nag-sorry na nga yung waiter, di pa rin sapat at pinatayo mo pa talaga ng 2 oras. Kumbinsido naman daw si Oji na hindi ikararangal ng kanilang komunidad ang asal ni Bacalso. Sambit pa niya, gusto mong maging proud ang LGBTQIA community sa'yo, paano? Itsura mo lang ata nagbago, sana, idinamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo. Gusto mo pa iralan ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQIA community, pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao. Idinagdag nga niya, na sana raw ay pinalagpas na ni Bacalso ang ginawa ng waiter, nang humingi ito ng paumanhin sa kanya, giit pa ni Oji, pag ang tao, nag-sorry na, patawarin mo na. Huwag mo nang bani-big deal ang isang sitwasyon na ikaw mismo, kaya mong solusyonan, ayaw mo lang. Huwag ka nang maging initials ng asawa ni Regine Velasquez, samantala, humingi na nga ng paumanhin kagabi si Jude Bacalso, sa management ng restaurant sa Cebu. Sa Facebook post, sinabi ni Bacalso na nasettle na umano sa pagitan niya at ng management ang usapin. Humingi rin siya ng paumanhin sa waiter sa pangyayari na aniya, ay hindi sana na isa publiko kundi ito inilabas sa social media nang walang paalam. Gayunpaman, iginiit nga nito na kagustuhan umano ng waiter na tumayo ng 2 oras sa harap niya. At hindi raw niya hiniling na tumayo ito ng mahabang oras. Umaasa naman si Bacalso na may natutuhan ang lahat sa insidente. Sambit pa niya, "My apologies also to the rest of the staff who are disheartened by the way things have escalated, as well as to the customers present at that time." Matatanda ang ayon nga sa isang miyembro ng LGBTQ na si John Calderon, ay wala umanong magawa ang ibang staff ng restaurant, dahil alam daw ng mga ito, na kaibigan ni Bacalso ang isa sa may-ari ng nasabing restaurant. Samantala, tila hindi naman nagustuhan ng mga netizens, ang bagong inilabas na pahayag ng Alice Restaurant, kung saan ay tila pumanig raw ito kay Bacalso, sapagkat nakasaad kasi sa huling bahagi ng kanilang pahayag, na wala umanong lugar ang diskriminasyon sa restaurant, parang ang ginawa talaga ng waiter ay isang discrimination, dahil lamang sa pagtawag niya ng sir kay Bacalso.